magandang araw. Ang ating pong video for today, tayo ay magluluto ng rice bake or baked rice with pork chop dyan. At sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Galairang Pinay Vlog at pakihit na rin ang bell button para naman update kayo sa aking mga susunod na walang kwintang video. At syempre, samahan nyo ako sa aking pagluluto for today. Arat na! At ito na nga, simulan natin ang ating pagluluto. Ito ang aking pork chop. Itinderize ko muna siya. Pukpukpukpukpukin natin. Tatatatarin natin gamit ang likod ng ating kutsilyo. At syempre, habang nagtatad-tad ako nito, ay tayo ay magchismisan muna ng panandalian. O sige, ganito lang ang ginagawa. Hugas muna ako ng kamay. Ihanda ko ang aking lagayan ng aking napitpit na pork chop. O ayan, nakatapos na ako ng isa. At dahil kami lang naman ang maghahapunan ang mga bata with my employer na boy, o dalawang piraso lang itong aking kinuhang pork chop para ilagay sa ibabaw ng aking gagawing rice bake. Medyo mabagal-bagal ako magtad-tad, so huwag kayong mainip. Ganito talaga, kailangan nating paghusayan at galingan. Charot. Mabagal lang talaga akong gumawa. Pero as of now, matatapos na rin. So, pagkatapos nating tantarin, wash your hand. Niwanan talaga. Ayun. Kumuha naman pala ng anong tawag ito. O yan. Atin, pagkatapos natin siyang itinderize, akin naman siyang imamarinate. Marinate ko siya sa cornstarch. Ayan, nilagyan ko na siya ng cornstarch. Tapos, nilagyan ko din siya ng sugar. Ayan, sugar. Sugar. Ano pa nga ba? Medyo dagdagan natin yung sugar para medyo may taste. Lagyan ko din siya ng light soya sauce. Oh, ito. Dandahan ang pagbuhos at baka maparami. Oh, ayan. Nalagyan ko na siya ng soya sauce or toyo. Yung light lang ang ginamit ko. Tapos, kamas-kamasin natin siya para naman mag-absorb yung ating mga rikadong inilagay. So, ganyan-ganyan lang. Tapos, lalagyan ko siya ng itlog. Kailangan natin siya lagyan ng itlog para kahit i-fry natin siya, malambot at juicy pa rin yung meat. Hindi siya magda-dry. Oh, diba? Bongga. Yan lang yung tip ko sa inyo guys. Pag gusto ninyong magluto ng mga fry-fry na kanin, lagyan nyo siya ng kaunting egg. Kahit ano lang, yung basta magkaroon lang siya ng egg para malambot siya. Hindi siya mag-hard dun sa hindi siya titigas at ba. Kahit maano siya, kahit maiprito nyo siya, hindi siya magda-dry yung karne. O, ayan. Halu-haluin natin para mag-absorb yung itlog. At syempre, yung taste na din. Tapos, ilalagay ko lang siya sa lalagay ko siya sa repor. Maybe 30 minutes or 1 hour. Kasi minarinate ko siya bago ako magluto. Ay, medyo maaga.
So, ganyan-ganyan lang natin siya. Halu-haluin natin para yung itlog mag-absorb doon sa karne. Tagal namang maghalo. O, tapos, ito na. Okay na siya. Lagyan natin siya ng cling wrap. Lagyan ko siya ng... Iyon, natapon pa. Lagyan ko siya ng cling wrap. And then, ilalagay ko siya sa rin. Muna. Mga 30 or 1 hour. Ay, paulit-ulit ako. Ganyan lang, guys. Pagtyagaan nyo na, bago lang talaga siya kumilos. Oh, itabi na muna natin siya. Mamaya natin siya iluluto. At ngayon naman, ay ihahanda ko ang kamatis na ating gagawing sauce sa ating pritong pork chop. So, ayan. Ihanda na natin ang ating mga gagamitin. Kamatis, tapos hiwa-hiwain. Hindi naman masyadong maliliit. Depende na lang sa inyo kung anong trip nyo. Ako, ganyan-ganyan lang. Ini-slice. Iniwa ko lang siya ng slice-slice. So, okay na yan. Tapos, ikigisa ko rin siya after kung maprito yung pork chop. At ito naman, magayat din tayo ng bawang para naman mayroong pabango sa ating pagigisa. Igigisa ko muna ang kamatis after kong maprito ang pork chop. And then, isasangag natin yung kanin. Maya lang. O, ito na. Iprito na natin ang ating pork chop. Prito-prito lang tayo. Ayan. Mabilis lang, guys. Huwag natin masyadong tustahin yung karne. Kasi ilalagay pa natin siya sa oven. So, ayan na. Ihanda natin ang platong paglalagyan. Baliktarin natin ang ating piniprito'ng pork chop para naman magpareho yung kanyang luto. So, ganito, habang magtitismisan tayo, alisin na natin ang naluto. So, ayan na, matatapos na tayo magprito. So, isa naman natin ang ating isinangag pala ang kanin. So, ganito. Isinangag ko muna ang kanin. Habang nagsasangag ako ng kanin, yung aking steam na isda ay nakasalang na. Kaya may makikita kayong malaking kawali. Everyday kasi, pag magluluto ako ng dinner, kailangan namin ng tatlong dish. Kailangan may gulay, may isda, may karne, ganun yung mga ano na yung dish. So, lagyan natin ng itlog ang ating sinasangag na kayong mainip, guys. Hindi pa naman nasusunog ang kanin. Hintayin nyo siyang masunog. Charo. Parang ang hirap-hirap na yung ano, nagluluto. Malay na paghahalo ng sinangag. Yan. Pupuka pa ng lagayan. Yan.
para sa ating sinangag na kanin. So, ayan na, ayan na. Lalagay natin sa isang lagayan ang kanin. Tapos, yung lagayan na pwede natin ipasok sa oven. Ayan. Tapos na tayong magsangag. Lagay natin sa isang ano bang tawag dito? Tray. Isa naman tayo ng kamatis para sa sauce. Oh, ayan guys, malapit na siyang matapos. Ilagyan ko rin siya ng kaunting bawang. Yun, ilagay na ang ating kamatis. Ilagay naman natin ang para magkaroon lagyan natin ng asin, lagyan din natin ng asukal ng ating dinisang kamatis. Kaunting tiga-tiga pa guys, sinsya namin yung mga bahaba ng aking video. Ako ng tomato paste para lagyan ng kaunting tomato paste at magkaroon ko ng kulay at lasa. Ilagyan ko din siya ng cornstarch na binati ko sa tubig para yung sauce niya ay maging malap. So, ayan na siya guys. Nailagay ko na siya sa okay, ilagay na natin siya sa oven ng 200 degree in 10 minutes. So, naluto na ang ating baked rice. Maraming salamat!